What's up? Have a nice day, mga ka-apple of my eyes. It's your Momshi Apple again. And for today's video, we having a short trip going to Cheung Chau Island. So stay tuned and watch my video until the end. Thank you so much. So for those of you who are interested going there, from Central Ferry, we're going to Pier 5. At dahil na late na ako, ay naghihintay na yung aking mga kasama, which is my cousin's wife and my kumare. At dahil binabaan na nila ang restriction dito sa Hong Kong or ang social distancing, ay pwede nang lumabas mga besiwap. Kaya naman, nakikita ninyo ang dami na namang mga tao na namamasyal. At as long as na complete vaccine ka, nag-booster ka, you are free to go everywhere. Ganun. Pero yung pagkain sa restaurant ay open na rin ang dinner. Pero pang-apat na tao lang ang pwedeng magkakasama sa isang lamesa. So, ito yung sinakyan namin, ordinary ferry going to Cheung Chau Island is 20 HKD or 20 point something. Ordinary lang siya, kaya 20, and it takes about 45 minutes. Pero nung pauwi na kami ay fast ferry yung sinakyan namin pero mas mahal. So later, sasabihin ko rin kung magkano yung pamasahe sa fast ferry. And yes, after 45 minutes of travel, ay nandito na kami sa Cheung Chau Island. First time ko lang pong pumunta noon dito at ang mga kasama ko ay nagpunta na daw dito noong matagal ng panahon at sinamahan nila ako kaya hindi ko din alam yung mga dapat na puntahan pa. Pero babalik ako dito kasi yung mga kasama ko ay ayaw mag-hiking, okay? Kaya nag-strolling lang kami around Cheung Chau Island, which is very interesting naman. Dahil makikita mo talaga yung isang buong island sa kabilang side ay puro mga bangka na mga nagfi-fishing at sa kabilang side naman ay ang swimming area, which is closed pa kasi hindi pa ino-open ng government ang mga swimming area or ang mga beaches. Pag pumunta ka dito, parang probinsya lang din. Alam mo yun, parang umuwi ka ng Pilipinas sandali. Kasi, or parang maliit na city na island, ganun ba yun? Kasi may mga residential din dyan. Tapos yung baba ng bahay nila ay mini store, ganun. At may mga karinderya din dyan. Later on ay makikita ninyo. So, this is only the part 1 of Cheung Chau Island. Pero babalik ako dyan, sabi ko nga. Para po mag-hiking naman kami.
or mag-island hopping kami. At ang very complete naman itong island na to. Bakit? Kasi ayan, may makikita kang mga restaurant, may police station, may hospital, may mga park and shop, Japan homes. So, kompleto, may mga groceries. So, ang nakatira nga po pala dito, based on my research, is 21,000 people ang mga nakatira dito sa island na to. Ayan, nandito na kami sa kabilang side. Ito yung swimming area or yung beach area na pwede ka sanang maligo pero hindi pa nga open. Ayan, namasyal lang kami ang init-init. Ayan. At sa mga bago po pala dyan na nanonood ngayon, syempre, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, baka naman, pakipindot mo na lang yung subscribe button dyan. Ganun na rin yung bell icon para lagi kang updated or ma-notify every time na mag-upload ako ng mga bagong videos. Maraming salamat! Ayan, naglalakad lang kami sa kalagitnaan ng araw. Diyos niyo, Marimar, napakainit. Talagang yung kutis namin na dating maputi nung winter ay balik na naman sa kutis Pinay or kutis Filipino, and we're proud of it. Ganon. At sa mga dati ko po palang subscriber, maraming salamat. Na-appreciate ko kayong lahat sa palagi ninyong panonood sa aking mga videos. Ganun na rin sa pagko-comment ninyo sa bawat napapanood ninyo. At ako'y lubos na nalulugod o nagagalak kapag binigyan ninyo ako ng isang thumbs up. Kaya kung nagustuhan mo ang video ko, bigyan mo naman akong isang thumbs up dyan, mga bestie waps or mga kamamshi. Thank you so much! At dahil tanghali or medyo hapon na kami nakarating dito, ay wala talaga kaming time na pumunta sa kabundukan or sa hiking area na doon mo makikita yung magandang view sana. At hindi rin mahilig yung dalawang kasama ko sa pag-hiking. That's why I promised to go back here with Katie maybe. At ang ipinapakita ko lamang sa video na to ay ang kabuuan ng island na to, kung ano yung mga makikita natin dito sa paligid, katulad ng mga kabahayan at mga nagtitinda dyan. Ayan, magpa-video muna tayo ng ma-extra naman tayo sandali sa ating vlog. At eto, maandar na naman ang kakulitan ng inyong Momshi Apple, kung ano-anong mga pinaggagawa para lang makakuha ng magandang angulo or post. Pero very dangerous talaga dyan. Nakakatakot tumayo kasi hindi balance. Ayan, pumunta naman tayo dito sa kabilang side, which is ang makikita naman natin ay ang mga restaurant or ang karinderia na tinatawag natin sa Pilipinas. Kasi talagang karinderia, kasi makikita mo yung mga mesa nila, parang nasa Pilipinas ka lang talaga. At ayan, diba? Kahit ganyan lang yan ang mamahal ng mga magbili dyan. Ang pinakamababa nila ay 79 pansit lang, ganun. Pero yung mga seafoods ay mas mahal.
Abby and Ate Nel as Wait. Pinapasyal ko na to si Ate Wait kasi aalis na to. Pupunta na siya ng Hawaii. At ito naman ay mag-i-stay. Dalawa kami ko naman kunwari. Ako naman ay magbabakasyon. Charot. Ayan, pabalik na kami sa my ferry. At bago kami nakarating sa ferry ay marami kaming nadaanan na mga mabibili na souvenirs. Kaya maganda rin yung mga souvenirs nila. Talagang very worth it naman kung marami kang pambili, di ba? And before I end this video, I would like to say thank you so much for watching. And I appreciate all my lovely teams who always there to support me and to give me a chance to collab to other teams. God bless you all. See you soon in my next vlog. I love you all. God bless you all. Voila. So guys, nabanggit ko nga pala kung magkano yung fast ferry pabalik sa Central ay 40 point something. Medyo nagdoble siya sa ordinary fare. So yun lang. Maraming salamat ulit sa panonood. Hanggang sa muli. Thank you so much for watching.